Jesus. Sabi nga po ng kanta ang ating inawit kanina, all my life, you have been faithful. Amen. So, mga kapatid, today, let us allow the Lord to remind us how faithful He is in our life. Amen po. Naniniwala po ba tayo na ang Panginoon ay faithful sa ating buhay? Amen. Hallelujah. Mangyari lang po, can I invite each and everyone po na makitayo po tayo to welcome the word of the Lord? Hallelujah. If you have your Bible or Bible application with you, our passage today is found in the book of Matthew, chapter 8, beginning sa verse 23 hanggang sa verse 27 po. Hallelujah. This is the word of the Lord. Then he got into the boat and his disciples followed him. Amen. Alam po natin na we're talking about Jesus Christ here. Ano po? Then he got into the boat and his disciples followed him. Without a warning, a furious storm came up on the lake so that the waves swept over the boat. But Jesus was sleeping. The disciples went and woke him up, saying, Lord, save us. We're going to drown. He replied, you of little faith, why are you so afraid? Then he got up and rebuked the winds and the waves, and it was completely calm. The men were amazed and asked, what kind of man is this? Even the winds and the waves obey him. Let us pray. Most gracious Lord and Heavenly Father, once again, Lord, we just want to acknowledge that you are the King above all. You are our King, O Lord. And thank you so much, Father God. Even as we have prayed earlier, by faith, we continue to live in the life of repentance. We continue to live in the life, Father God, of submission unto you, Father God. We continue to ask and pray that you cleanse us, sanctify us, and forgive us our many sins and iniquities. Father God, thank you so much for gathering us today that A, we may be able to lift your name up on high. We may be able to worship you. We may be able to honor you and everything that we do, Father God. And be, O God, to be reminded of your faithfulness. And we thank you so much. We are excited how you have been manifesting, Father God, since the beginning. And we are excited because we know and we do believe that you are not finished yet, Father God. We know that you are still gonna show us a glimpse of your glory, O Lord God. We thank you so much. Bless your word, O Lord. Sanctify it. Cleanse it, Father God, to nourish our spiritual being. Father, your servant continuously humble himself in your presence. Continue to pray, O God, that hide me behind you, O Lord God. None of my voice, none of my stature, none, Father God, of this physical being can be and should be considered, Father God, but only the word that you have set forth for your servant to deliver. And Lord, empower this word. May this word, Father God, be a meditation in our heart. And may this word, Lord, unlocks, Father God, your plans in our life. And Father God, thank you so much. This is our prayer in the name of your Son, Jesus, our Lord. Amen. Hallelujah. Sige po. I'll settle down. Hallelujah. Let's greet our brothers and sisters. Hindi pa man Christmas, pero bago na tayo malingat, half of the month na. So, welcome po sa ating lahat. Sa Ledesma family, sa Coronel family, sa Odron family, to the Poon family, si, ano yung pelyedo ni Terry kasi? Balbarino na lang, okay? Balbarino family. Mas madali. To the Kling family, to the Laos family, and
To all who are joining us online, sabi nga natin kanina doon, ang pangako ng Panginoon that we are many because we are surrounded by the company of the heavenly host. Amen po. So, once again, pinupuri natin ang Panginoon kasi it is the time of the year again na pinapaalalahanan tayo ng Panginoon. Katulad nga nung sinabi ng kanyang servant kanina, Brother Will, that, you know, when Jesus was born, or even prior that Jesus was born, eh meron na po siyang, ano yung ginamit ni Brother William doon na word? Destiny. He was already destined to suffer, to be sacrificed, to die for us. Amen, mga kapatid. And mga kapatid, in order not to miss the real meaning of this life, we ought to believe that, Lord, you know me. Lord, hindi mo pa man ako ipinapanganak. I had that destiny to become your son. Amen. I had that destiny to become your son. I had that destiny to become yours. Ibig sabihin, as destiny works, whatever spanner that the enemy throws along the road to that destiny, we know and we do believe that the Lord will fulfill those destiny. Amen po. Hallelujah. And we are blessed that we are gathered here today. Isa na rin yun sa work ng Panginoon in order to fulfill that destiny. Amen. Mga kapatid, marami pong gagawin ang kalaban to alter the course of that destiny. The enemy will work hard and double time and will work harder. You know how much we are working harder? Do you believe that we are working harder? Do you believe that we work hard for the ministry of the Lord? Sabi niya sa Philippians, no? Philippians, sabi niya doon that the moment that we were saved, sabi niya doon sa Philippians that work out your salvation with fear and trembling. Amen? We know that sa Ephesians, sabi niya doon that our salvation is not out of work but out of grace. But the moment that we are saved, the moment na naging recipient tayo ng grace na yan, sabi niya sa Philippians, you need to work out with fear and trembling that salvation para maminti na natin. Amen? But believe you, mga kapatid, believe you me na gaano man po tayo mag-double time, how much we double time work, to keep that salvation with fear and trembling, the enemy is working double on that. Amen. The enemy is working double on that. The enemy will try to do everything and anything to deter, to hinder, or even to slow down that destiny that the Lord has for us. Amen, church? And the title of our message today is, whatever the enemy will do, we will be unafraid. Amen. We will be unafraid. Huwag po tayong matakot. Wala tayong dahilan para matakot. Amen. We will be unafraid. Sabi niya rito, mga kapatid, no? In order for us to understand our passage, it says in there in verse 18, because Jesus Christ was naka-base po siya. He was based initially, di po ba, doon sa, because that is their locality. He was based originally within the region of that Galilee. And sabi niya po doon, mga kapatid, sa verse 18, na one day when he was teaching, sabi niya sa verse 18, crowd will be, were building up. Amen? Crowd were building up. Nag-gather-gather yung crowd, dumadami yung crowd. And sabi niya sa verse 18, when Jesus saw the crowd around him, he gave orders to cross to the other side of the lake. Amen. Siguro nakikita niya, nagkakaroon, dumadami na ang tao. Siguro nagkakaroon na ng mga disorder. Nagkakaroon na ng siguro pagtutulakan. We cannot imagine. But what Jesus made the decision, na sabi niya sa kanyang mga disciples na punta tayo sa kabilang pampang. We need to go to the other side of the lake. Sabi niya po doon, mga kapatid. So doon po pumasok yung verse 23 that it says in there. Then Jesus got into the boat and disciples followed him. Sabi niya doon, mga kapatid. Amen. So kung titignan natin again, the setting of our passage today is around
that place called Galilee. And specifically dito sa Sea of Galilee na sinasabi nila. Amen. Pero in a sense, alam natin mga kapatid, we know that that Sea of Galilee is not actually a sea. It is a large freshwater lake. Amen. To those people na nagkaroon ng opportunity to see, kung maaalala nyo yung geography ng Sea of Galilee, it is a large freshwater lake. Apparently, it measures 13 miles long and 7 miles wide. Malaki-laki din, ano po, mga kapatid. So, it makes sense na during that time, kung gusto mong magpalipat-lipat around the Sea of Galilee, it seems that the most sensible way, the most quickest way, the most efficient way to travel is by boat. Kasi kung makikita nyo po yung Sea of Galilee, parang basin po siya. Parang basin. Batsa. Parang batsa na napapalibutan ng mga mountainous ravine na lake siyang ganyan. Pero that lake is below sea level. So mga kapatid, if you imagine during that time, mahirap pong maglakad. It will probably take you days pumunta para umikot. Remember, there were no roads that time. Unlike this time, you can actually drive around the lake. But during that time, there are no roads. So siguro maglalakad ka, it will take you days. That's the reason why na it is very sensible to use the boat. Kasi di ba, physics, mathematics, diretsong ganyan lang. Amen po. So that's the reason why that Jesus, when they wanted to the other side of the boat, Jesus climbed into the boat. Amen. And the disciples followed him. But in verse 24, sabi niya doon, without a warning, a furious storm came up on the lake so that the waves swept over the boat. So dito mga kapatid, it is very visible, it is very obvious na when they were getting in the boat, ay hindi pa po siya maalon or it's not, hindi pa siya stormy. Otherwise, kung stormy na po, and they wouldn't have gone into the boat in the first place. Amen po. Pero dito natin makikita mga kapatid, no? Again, dahil sa geography ng Sea of Galilee, even up until now, diba kung nakita nyo, maalala nyo doon sa Sea of Galilee, nandun din yung mga raft, nandun din yung mga boat na pwedeng sakyan ng mga turis. And if you ride into that boat, binibigyan ka kaagad ng kapote. Dahil there is a very big chance na pag sumakay ka doon, hindi pa man kayo nakakalayo, ay mayroong ulan. Kasi yung geography po kasi noon, no? If you look at the geography of that, parang it's very easy na mag-change yung weather. No? So, I believe na it is the same thing na ganito rin po yung nangyari during the time of Jesus Christ. That when they were getting into the boat, ay maayos pa, but when they were in the boat, suddenly, sabi niya doon, a furious storm came up on the lake. Amen. So mga kapatid, no? Makikita natin that parang yung nangyari doon sa Sea of Galilee. Just exactly what happened in our passage, mga kapatid. As Jesus Christ and His disciples made way across that Sea of Galilee, and all of a sudden, a violent storm arose on the sea. And di po ba mga kapatid, ganyan din ang nangyayari sa ating buhay ngayon? Amen. Ganyan din po yung nangyayari sa ating buhay ngayon na sometimes, suddenly, without provocation, storms comes. It is still very fresh sa memory natin. Ilang years na po ba? 3 years na ba since the pandemic started? We all made plans. Diba? We all made plans. Marami tayong plano. Mag-holiday. People may mga wedding na naka-schedule. Diba? Maraming plano na naka-schedule. And all of a sudden, without any provocation, biglang may namuong COVID virus. Diba? At as a testimony, I just want to praise the name of the Lord. I just want to lift up the name of the Lord. Tunay nga na napakadakila niya. Kasi kahapon, yesterday afternoon, all of a sudden, without any provocation,
sumama yung pakiramdam ni Chuchu, no? Sumama yung pakiramdam ni Chuchu, and we still yet went out. And siguro nag-brew nang nag-brew, masama yung pakiramdam niya up until that night time. Nag-chill po siya, so I have to take him home. And even that overnight, talagang masama yung pakiramdam niya. And this morning, when I woke up, ang alas 6 this morning, chinek ko po yung temperature niya and it was 39.2. So binigyan po namin siya ng Calpol, and before Mary Ann went to work, we just prayed, ipinag-pray, at saka pinahirang ko siya ng Omega. Sabi niya, what's that smell? Pinahirang ko po siya ng Omega, yung sa Philippines. And sabi ko dun, and all of a sudden, Sister Alice din, na pastor, sabi niya, nag-test positive po ako, so hindi po ako makakasama. So maski si Ate Tess, meron din siyang ibang lakad. So sabi ko, Lord, since ako lang pala yung mag-isang pupunta sa church, eh pwede bang itulog ko muna? Pwede bang touch up ko muna ng tulog, kasi hindi ko kailangang maagang sunduin yung mga ate. Si Chuchu hindi kailangang magbihis, ako na lang yung magbibihis. So nag-set po ako lang alarm and I fell asleep. Biglang may tumabi, sumiksik sa akin. Sabi ko si Chuchu, sabi niya, Dad, okay na ba yung 37.6? Ah, okay na yan, tara, magbihis na tayo. Thank you, Lord. Thank you for the healing. Hallelujah. So mga kapatid, ganun din po sa buhay natin. No? Just as like those people na nung sumakay sila sa boat, sabi niya doon, maayos. Walang problema, but suddenly when they were inside the boat without a provocation, sabi niya doon, a storm came. And ganun din po mga kapatid yung nangyayari sa ating buhay. When storm comes, hindi naman natin ini-expect, di ba? Marami sa ating mga kaanak ang nagkaroon ng karamdaman, nagkaroon ng mga kaanak natin na namatay, mga nagkaroon tayo ng mga problema. And sometimes, when this problem comes, di ba mga kapatid, parang storm po talaga. That they will swept against you. If that boat is our life, that they will really challenge, that they will really push over us. And mga kapatid, ilan po sa atin yung nakaranas ng ganun? And we are not talking just the daily challenges in life. Ano po? We were not just simply talking the daily challenges in life. How many times that if we sit still in quiet and ipikit natin yung ating mga mata and let's try to remember the faithfulness of the Lord. Alam ko na may mga darating na mga instances, circumstances na dumaan tayo dyan sa mahirap na pagsubok. Dumaan tayo dyan sa mahirap na dagok ng buhay without any provocation. Amen? When these things comes, hindi naman natin ini-expect less. We can prepare ourselves. Amen po. And if they come, katulad nung COVID-19, what does it do? It spoils our plan. Marami tayong plano, but it spoils it. It shakens our stability. Diba? Kaya nga maraming mga, diba, nababalitaan, hindi nakayanan ang problema, nawala sa katinuan. Yung mga tao na talagang powerful Christian, nung nagka-cancer sila, nagkaroon sila ng certain infection na walang kagalingan, di ba? Nagkakaroon sila ng katanungan sa Panginoon. So it shakens our stability. Ganun yung ating mga finances, mga kapatid, no? Ang ating mga resources. Kung una, you are saving for something. Kung yung una, you are saving perhaps to build a house, perhaps to buy yung sasakyan na gusto mo, perhaps for the education of your children, pero yung dumating yung dagok sa buhay na ilalagay doon lahat, the worst, nagkakautang pa tayo. So nakikita po natin mga kapatid, when this storm comes, mga kapatid, when this storm comes, they always hit with a great force. And yung irony, mga kapatid, is it puts us sa deficient situation na hindi natin alam kung gaano sila magtatagal.
Di ba kasi kung alam mo na yung storm na yan is good for 24 hours only, pwede mong sabihin sa sarili mo na, kapit lang, 24 hours lang yan. Kung isang linggo, sabi mo sa sarili mo na, kapit lang yan, isang linggo lang yan. So when this storm comes, mga kapatid, hindi natin masisisi itong mga disipulo na to. What did disciples do? They were afraid. They were anxious. They were in panic. Ano yung sabi nila? Lord, we are going to die. Sa ilang version kay Mark, nirebuke pa nila ang Panginoon. Panginoon, wala ka bang pakialam na mamamatay na tayo? You are still asleep. And mga kapatid, when these storms comes in our life, we usually do panic. We usually become afraid. And what do? In panic, in fear, we call on the Lord. In panic and in fear, we pray to the Lord with the purpose that, Lord, stop this storm. Lord, save us. Lord, we are going to drown. Lord, hindi ko na kaya. Lord, we are getting anxious. We are getting depressed. And we ask the Lord, we call to the Lord, we cry to the Lord to stop these storms. And just as the disciples that God, Jesus, got up and commanded the storm to be still. Ganon din po yung nangyayari sa buhay natin, mga kapatid. Most of the time, when these storms of life comes, and even in panic, even in fear, even in anxiety, nervousness, we cry to the Lord that, Lord, we pray that you stop this storm, and the Lord answer our prayers. Kasi may ipinangako po ang Panginoon, di po ba? Na ano yung sabi niya doon sa Matthew 21:22? If you believe, you will receive anything you ask for in prayer. Amen. Kaya nga pag dumarating itong mga dagok na to sa buhay natin, umiiyak tayo sa Panginoon at sinasabi natin na, Panginoon, deliver us from this storm. Panginoon, spare us from this storm. And Panginoon, we believe and we claim your word that we already receive what we have prayed for. And the Lord, sinasagot naman po niya ang ating panalangin. He stopped those storms. He allows solution for those storm na magkaroon ng remedy, magkaroon ng kasagutan. Psalms 91:15, sabi niya doon, call unto me, and I will answer you. I will be with you in trouble. I will deliver you and honor you. Pangako din po yan ng Panginoon na pag we are stuck in this storm, if we are stuck in this trouble, maski in fear, maski anxious, maski afraid, we can call on the Lord. And ano yung sabi ng Panginoon? I will answer you and I will deliver you from those trouble. I will honor my promises to you and I will deliver you from those trouble. Mark 11:24, sabi niya rito, therefore I tell you, whatever you ask in prayer, believe that you have received it and it will be yours. Amen. Even though being afraid, even though anxious, in you are on those terrible troubles, terrible storms, perils in life, mga kapatid, we can pray to the Lord. And sabi ng Panginoon that whatever you ask in prayer, believe that you have received it and it will be yours. Amen. Napakabuti po talaga ng Panginoon. Can we agree on that? Amen po. However, mga kapatid, sometimes, the Lord does not always take away the storm. The Lord does not always take us out of the storm. The Lord does not always haste in delivering us in the storm. Dahil mas malaki po yung kanyang plano.
Dahil through those storm, pinapalakas po tayo ng Panginoon. Amen po? In those storm, pinapalakas po tayo ng Panginoon. Diba, bilang ama, itong mga anak natin, itong mga batang anak natin, diba bilang ama, nag-umpisa silang mga bata pa, diba, nung bata pa yung mga anak natin, maliliit pa, baby pa masyado, and pinapatayo natin, pinapalakad natin, ano po yung sinasabi ng ating mga magulang? Huwag mo munang gawin yan, masyado pang maaga, diba? Lalo na kung mga talagang baby pa na hindi pa ready, sabi ng mga magulang natin, no, wag mo munang pilitin, wag mo munang gawin yan, masyadong maaga. But there are times when the baby is ready, di ba, maski bumabagsak, pinapatayo, pinapalakad natin. And ganun din po ang Panginoon. When peril comes in our life, there are times, there are moments that the Lord will swiftly and quickly deliver us, answer our prayers. But there are those moments, mga kapatid, that instead that the Lord is taking us out of the storm, instead that the Lord is pacifying the storm quickly, bagkus ay ginagamit po ng Panginoon yung mga storms, perils in life to strengthen us. To palakasin us. Amen. So minsan, sa halip na patahimikin, sa halip na tanggalin ng Panginoon ang mga bagyo, dilubyo na dumarating sa buhay natin, pinatitibay po niya tayo. Amen. Pinatitibay po tayo ng Panginoon. And dyan magpapakita yung tunay na faithfulness ng Panginoon. Amen. Hallelujah. Sana ito yung ganang magpatibay sa atin. Ito yung ganang magpalakas sa atin. Na, alam nyo minsan, maski wala ng rason. Alam nyo minsan, maski wala ng dahilan. Minsan, maski lugmok na lugmok ka na. Maski, just like the life of Job. Kung i-imaginin natin, just like the life of Job. In the eyes of many, Job does not have any reason to live. Job does not have any reason to exercise his faith. Kaya nga yung mga kaibigan niya, ano yung sabi nila kay Job? Deny the Lord. Turn back from the Lord. But alam ni Job from the very beginning na mas malaki ang plano ng Panginoon. Job knows from the very beginning that the Lord has wonderful plans for him. Amen po. So, sana ito po yung magpatibay sa atin. Yung mga pangako ng Panginoon na although may pangako ang Panginoon na if you pray, whatever you ask in prayer, believe that you will receive it, it is done for you. Meron ding pangako ang Panginoon. James 1:2-4. Consider it pure joy, my brothers and sisters, whenever you face trials of many kinds, because you know that the testing of your faith produces perseverance, and allow perseverance to finish its work so that you may be mature and complete, not lacking anything. Sabi niya rito mga kapatid, consider it pure joy. Maski siguro isa sa atin, maski nakasulat ito na binabasa natin, maski siguro gaano ka katatag na Kristiyano pag hindi mo naintindihan ang passage na to, you cannot be in joy kung may pinagdadaanan ka. Amen. Who among us in here can stand na may pinagdadaanan without quoting this quote, isasabihin na, ay masayang masaya ako dahil meron akong pinagdadaanan. I doubt. Gusto lang nating sabihin dahil nandito itong passage na to. But the moment na naintindihan po natin itong passage na to, we can truly be in joy. Kasi sabi niya rito mga kapatid, consider it pure joy, hindi dahil sa various trials. You will not be in joy because of the various trials.
You can be in joy because of the fruits of these various trials brings. Amen. And that is, mga kapatid, is that completion. Is that completion without lack. Amen. You know, a revelation of the Lord, especially in this church, na binigyan na natin ng space yung we gave the enemy too much space. There sa social media, pagka yung too much space, we gave the enemy too much space. Alam nyo po kung bakit, mga kapatid, you want to listen? Kasi when we pray, minamagnify natin, ina-idolize natin yung problema, ina-idolize natin yung pagsubok, ina-idolize natin yung chaos, yung disorder. Pag nagdadasal tayo, Panginoon, itong mga problemang ito, Panginoon, itong mga nangyayaring ito, itong mga pagsubok na to. Pero itong passage na to, mga kapatid, he actually gave a good definition itong mga trials na to. Ano yung sabi niya, mga kapatid? These are not just merely trials, but these are here to test our faith. Amen. So when we pray next time, instead na i-magnify natin na, Lord, itong mga problemang ito, why don't we tell the Lord that, Lord, salamat sa mga bagay na to that are here to test our faith. Amen. Lord, itinataas namin itong mga bagay that are here to test our faith. Lord, itinataas namin itong mga bagay that are here to produce perseverance in us. Amen po. We mean the same, mga kapatid. We mean the same, but we offer the Lord kung ano yung gusto nating mangyari. Kasi sabi niya rito, mga kapatid, we can be in joy knowing that these trials, these troubles are there to test our faith, are there to produce perseverance. So mga kapatid, ito po yung challenge ko, ito po yung encouragement ko sa ating lahat. I personally, for once, I don't mind na ibombard ng Panginoon ng troubles, ng perils, ng trials and tribulations, if all this will contribute towards building my perseverance. Amen. Amen po. Naintindihan po natin, mga kapatid, na anuman po yung problemang darating sa atin, anuman po yung dagok na darating sa atin, mga kapatid, kung magdudulot yan ng building up ng perseverance, is it not a win-win situation? Di po ba? Amen po? Sana po itong mga perils, itong mga trials na to, hindi ito yung mga bagay na makakapaglayo tayo sa atin sa Panginoon. Kasi hindi po ito yung plano, hindi po ito yung purpose ng Panginoon in these trials to come. Di ba? Sometimes, the Lord led us into difficulty. The Lord will never tempt us, but the Lord will lead us to difficulty. Makikita po natin yan mamaya. The Lord will never tempt us, but the Lord will lead us to difficulty upang nga doon, mga kapatid, upang tayo ay mas maging malakas. Amen. Makikita natin, mga kapatid, yung mga matatanda na walang ginagawa, yung mga matatanda na nakaupo na lang, ano po yung mga karamdaman nila? Osteoporosis. Hindi matutibay yung kanilang mga buto. Pero kung makikita natin yung mga magulang natin na matatanda na pero bakbakan pa rin sa bukiran, makikita natin na bakit kaya nakakarating na sila sa 90s and malakas pa rin sila. So ganun din po dito, mga kapatid, that the Lord allow us to go through perils upang sa ganun ay maging matibay po tayo. Amen po. And the parallel verse, 1 Peter 1:6-7, in all this you greatly rejoice. Though now for a little while you may have had to suffer grief in all kinds of trial. This have come so that the proven genuineness of your faith. Again, mga kapatid, they are here to test our faith.
and of which greater worth than gold, which gold perishes though refined by fire. Gold, mga kapatid, especially now, is a go commodity. Kung gusto mong mag-invest gold, sana all may perang pang-invest sa diamond, pero hindi natin kaya. So gold, mga kapatid. And gold, mga kapatid, is very precious. But it says in there, gold perishes if you subject it on fire. But our faith, mga kapatid, it is more precious than gold because the more that you subject it on fire, nagiging genuine, napupurify. Amen po. So mga kapatid, let us take joy sa ating lahat na palaging dumadaan sa pagsubok. Sa ating lahat, mga kapatid, that the Lord allow us trials. Let us be joyful. Dahil mayroong plano ang Panginoon sa atin. Sabi nga natin, even before we were born, meron tayong destiny. Amen. Even before you were born, meron tayong destiny. All we need to do, mga kapatid, is allow the Lord, di ba, as a potter, to conform us to that destiny. Amen po, mga kapatid. Amen. Sabi niya ron, just as, di ba, sa John chapter 9 verse 3, when the disciples, sabi nila, sino ang may kasalanan, yung nanay o yung anak, bakit may kapansanan itong taong ito? And the same thing with us, sinong may kasalanan, bakit dumadaan sa pagsubok? Mga kapatid, ang sabi ng Panginoon, the Lord allow these trials in order for His name and His glory to be magnified and glorified. Amen po. Wala pong ibang rason kung bakit tayo dumadaan sa pagsubok. Ang only reason for that is bigyan natin ng tsansa ang Panginoon na ipamalas ang kanyang kakayahan. Bigyan natin ng tsansa ang Panginoon to work out, to display His work, His power and splendor. Amen po. And when trials and tribulations come, mga kapatid, the best thing, or as a believer, para sa akin, the only thing that we can do is just to fully reliant in Him. Mag-trust, mag-surrender lang po tayo sa Panginoon. Amen. Amen po. 2 Corinthians chapter 1 verses 8 to 10. Ito yung sinasabi ko, mga kapatid, that although the Lord does not led us into temptation, but the Lord will lead us into hardship and difficulty. Sabi niya sa 2 Corinthians 1, 8 to 10, we do not want you to be uninformed, brothers and sisters. Ito po si Apostle Paul, no? About the troubles we experience in the province of Asia. We were under great pressure, far beyond our ability to endure, so that we despair of life itself. Indeed, we felt we have received the sentence of death. But this happened that we might not rely on ourselves, but on God. Sabi niya rito, who raises the dead. He has delivered us from such a deadly peril, and He will deliver us again. On Him, we have set our hope that He will continue to deliver us. Amen, mga kapatid. Bilang isang taong nabubuhay, i-adapt po natin itong turo ni Apostle Paul na ito. Amen, mga kapatid. I-adapt po natin itong turo ni Apostle Paul na to na Apostle Paul and his companion, I believe it was Barnabas, mga kapatid, experienced troubles. Nasabi niya rito, mga kapatid, far beyond na makakayanan nila. They experience troubles, hardship, difficulty na far beyond sa kanilang makakayanan. To the point that they wish na sana mamatay na lang sila. To the point that they wish na, Panginoon, hindi na namin kaya ito. It will be better, Panginoon, na kunin mo na kami. Pero ano yung sabi ni Apostle Paul? This had happened in order for me and my companion to trust in the Lord, na magtiwala sa Panginoon.
Kasi sabi niya rito, bakit hindi ako magtitiwala sa Panginoon? He delivered us from such a deadly peril. And He will deliver us again. Amen, mga kapatid. Dito po pumapasok yung sinasabi kong isara natin yung ating mga mata. Ibalik natin sa ating isip kailan yung pagkakataon, yung maiisip natin. I'm sure na yung the biggest troubles in our life magmamarka sa ating isip. Isipin natin yung panahon na yun. Na akala natin yung dumadaan tayo sa panahon na yun, wala ng pag-asa, wala ng joy, wala ng purpose, wala ng reason. But look at where you are now. Napagdaanan mo yung sitwasyon na yun. Because the Lord delivered you through that. Amen. And kailangan mong intindihin that the Lord delivered me on that the Lord will deliver me as well in the future. Amen, mga kapatid. Kung nalampasan ko yon, kung ipinalampas ng Panginoon yon, there is no reason na hindi ko malalampasan kung anuman ang darating pa. Amen po, mga kapatid. Ang sabi niya dito, we have to set our hope that He will continue to deliver us. Amen po. Pag dumarating itong mga pagkakataong ito, just as God allowed Paul during the time in Barnabas, God is allowing us as well to experience difficulties that are sometimes too great for us to endure, that are sometimes will make us even probably perhaps wish na sana, Panginoon, wala na ako. At mga kapatid, just as Paul experienced and relied, Paul is teaching us, the Lord is teaching us through Paul, mga kapatid, that let us not rely on our own capability and understanding. We just ought to lean on God. Sumandal lang po tayo sa Panginoon. Mga kapatid, sasabihin ng Panginoon, anak, I will not expect you perhaps na sumandal sa akin sa lahat ng pagkakataon. Dahil kaya ka nga natututo, kaya ka nga kita pinapalakas. Because there are probably moments na apply mo yung principle ng iyong natutunan ay kaya mong pagdaanan. But anak, I would just hope naman na pag hindi mo na kaya, isumandal ka na sa akin. Kasi ang mahirap po sa atin, minsan yung hindi na natin kaya, pilit pa rin nating ini-struggle. Amen po. The Lord does not mind for us to be independent. Nakita po natin kung papaano yung buhay ni Adan and Eve. But the Lord expect us that if the peril, the trouble is overwhelming, eh mga kapatid, sumandal tayo sa Panginoon. Amen po. Hallelujah. Sige, malapit na po nating tapusin ito. Amen po. Sabi niya doon sa 2 Corinthians 12:10, therefore I take pleasure in weakness, in insults, in hardship, in persecution, and difficulties for Christ. For when I am weak, then I am strong. We can only say na when we are weak, we are strong kung nakasandal po tayo sa Panginoon. Amen, mga kapatid. May kanta, di ba? Si Jesus ang sandigan, hindi nagigiba. Hindi nagigiba kasing tatag ng kabundukan. Sabi niya daw dun. Amen po, mga kapatid. Sumandal po tayo sa Panginoon. Sumandal po tayo sa Panginoon. John 16:33, I have told you these things so that in me you may have peace. Para magkaroon kayo ng kapayapaan. In this world, you will have troubles, but take heart, I have overcome the world. Amen. Sabi ng Panginoon, magkakaroon kayo ng peril, magkakaroon kayo ng troubles, sabi ng Panginoon, pero magtiwala kayo sa akin kasi na-overcome ko na yan. Amen po. Di ba, pag yung mga bata, pag may kuya, may ate sila, Glyza is not worried because kung may problema siya sa mat, o di, pumupunta siya kay Kuya Gab, di ba?
Because Kuya Gab experienced the hardship. Ganun din po tayo, mga kapatid. Ano yung sabi ni Brother Will again kanina? Na we have our great high priest who is Jesus, who experienced everything. Amen. And if we made Jesus our high priest, if we made Jesus yung ating sandigan, lahat ng na-overcome niya, He will pass it on to us. Amen po. Kaya nga may mga teachers amat dahil kung ano yung natutunan nila, na-encounter nila, yung mga formula. They teach us, and sometimes, they teach us very simplified way para matuto tayo. Ganon din po ang Panginoon. Amen po, mga kapatid. So to end it up, I want us all to receive the rema of the word from the Lord today. Na just as the disciples when they entered that boat and suddenly a trouble came to them. Just as those disciples, mga kapatid, had no reason to panic. Nasabi ng Panginoon, do not be afraid. Just as the disciple had no reason to panic because Jesus was in the boat with them. Yun din po yung pangako ng Panginoon sa atin. Whatever troubles, whatever trials, whatever perils in life will come to us, we have no reason to be afraid if Jesus Christ is in our life. Amen po. If Jesus Christ in our life, mga kapatid, we have no reason to be afraid. Amen. You can be unafraid however furious the storm and perils in life will be. Amen po. You know, as a testimony, this is a personal experience. Way back in Israel, wala akong takot, wala akong nibahid ng pangamba, wala akong takot walking in the middle of the night or very early hours in the morning, mga kapatid, walking alone in the desert of Beersheba in Ashkelon. Ang dala-dala ko lang, mga kapatid, ay gitara at saka yung bag na ganyan na may dalawang tamburin. During that time, I had the opportunity and privilege na mag-outreach po sa Beersheba in Ashkelon. Pumupunta po ako doon ng Sabado ng gabi. No? Sa Tel Aviv, meron kaming main service, pero dahil sa layo nun, umaalis po ako ng Tel Aviv, mga kapatid, mga alas dos ng hapon, nakakarating ako ng Beersheba or Ashkelon is mga alas nuwebe ng gabi. Nagkakaroon po kami ng service, mga 2 hours. Umuuwi ako, naglalakad in the middle of the desert, mga kapatid, in the middle of the night, in the wee hours of morning, considering na yung border na yon napakalapit sa Palestinian territory, napakalapit doon sa main Israel border, pero walang takot. Walang takot, mga kapatid. Amen po. Dito, pag yung dumilim na, tapos sabihin kong maglalakad ako sa Tesco na bibili, may doubt. May doubt. Kasi lalong-lalo na yung daan doon na may papunta sa amin, Tesco, may bar, may ano. Pag dito ka naman sa likod dadaan, mga kwan. May mga istorya na ng mga kababayan dyan sa Bordon na binugbog dyan. Eh bakit mo, siguro maski you are in faith, wag mong ilalagay yung sarili mo doon sa dadaan ka sa harap, no? So mga kapatid, no? Just as the believers have no reason to be afraid during that time, wala din po tayong rason na matakot if the Lord is in our life. Amen po. We are safer in the Lord at night rather than in the company during the daytime. We are safer in the Lord during the terrible situation, during the terrible storms in life, rather than in a company in the peace and calm and quiet place. Diba mga kapatid, sabi nga niya doon, I would rather be a doorkeeper in the house of the Lord than
Maybe the king in Buckingham Palace or somewhere else, mga kapatid. So mga kapatid, the Lord is in our life. We have reason to be unafraid regardless of these perils and troubles. Amen po. Hallelujah. Sige, tumayo po tayo at purihin po natin muli ang Panginoon. Praise you, Lord. Praise you, Jesus. Invite po natin ang ating mga music team. Praise you, Lord. Hallelujah. Sige po, mga kapatid. Ano ba yung... Diba sabi po ng Panginoon na yung sa kanta na what can we give that He has not given? Di po ba? What do we have that is not already yours? So mga kapatid, wala po tayong maibibigay sa Panginoon na hindi niya napag-aari. We cannot boast to give the Lord our time. We cannot boast to give the Lord our resources. We cannot boast to give the Lord our strength kasi at the end of the day, pag-aari niya pong lahat yun. Yung ibinabalik lang natin sa kanya katiting considering that He owns it all. But mga kapatid, if there is one thing na napakatamis na minimithi ng Panginoon na maibigay natin sa kanya ay yung mataas na papuri, pagsamba, pagdakila na nanggagaling sa kaibuturan ng ating puso. Yung kusa nating ibinibigay sa Panginoon. Yung pwede nating sabihin na, Panginoon, I might be passing through the troubles, storms, and perils in life because just as you have said, ganun po talaga ang buhay. But Lord, even in the midst of this peril, even in the midst of this storm, Father God, it is my desire to worship You. It is my desire to honor You, Lord. Lord, ayokong masayang yung pagkakataon na ibinigay mo sa akin sa oras na to na hindi ko maibigay kung ano yung minimithi mo. Therefore, Father, I desire, allow me to be able to worship You with all my mind, with all my soul, with all my heart, with all my strength, with all my understanding. Lord, gusto po kitang itaas sa oras na to. All the love.
comes flowing down. At the cross, I surrender my life. I need all you. Where your love ran away and my sin was right, why don't we continue to praise and honor and worship the Lord for all those many unaccountable times that He has delivered us from storms and perils in life. And so much so, why don't we worship the Lord on many more perils and storms that will come, that He will surely deliver us. We cannot thank the Lord enough. There is nothing and there will never be nothing that we can do to suffice what we can give to the Lord is that worship, is that praise that is coming from the contrite heart, that is coming from the deepest desires and will of our innermost man. Lord, I want to worship You in spirit and in truth today. Lord, remembering all Your goodness, remembering Your favor and Your faithfulness, Lord, I am greatly in debt. I am greatly in debt with You. And I can never repay You, Father God. Having that realization, Lord, allow me today and from here forward to be able to worship You in the spirit and in truth. To be able to honor You and worship You with all my heart, with all my soul, with all my strength.
with all my mind, with all my understanding, and with all my spirit. Jesus, thank you for fulfilling your destiny to suffer, to be crucified, to die and rose again for my sake. Lord, I pray that just as you fulfill your destiny, help me fulfill mine. Help me fulfill my destiny. Teach me your ways. Teach me your statutes. Teach me your words. Lord, supernaturally, open my spiritual senses that I may be a good student or a good disciple of yours. Lord, teach me how to worship the Father just as you have worshiped the Father. Lord, right here, right now, I want to offer you the highest praise and worship that I can afford. Hallelujah. Hallelujah. Lord, for everything and anything, we owe it all to you. If the world resent and run away and be afraid of storms, challenges, and perils in life, Father God, through you, we welcome them. Because just as you have promised, this have come to test the genuineness of our faith. This have come for an opportunity for us to grow our faith. This have come for an opportunity for us to develop perseverance. Because once we have developed perseverance, we will be complete and mature, lacking nothing. Thank you very much, Lord, for these troubles. Thank you, Lord, for these perils. Thank you, Father, for these storms in life. But more than, thank you that you never leave us nor forsake us during this moment. And thank you, Lord, that we can always lean on you. Thank you that we can always trust and rely on you. And Father God,
we pray, especially those numerous times that when perils and storm comes, that we try to battle and negotiate them with our own ways, with all our own understanding, with all our own capability, and yet we fail. Lord, continue to remind us that there is no storm in life that we can overcome in one if we continue to trust and surrender in you. Thank you that in your name, thank you that in the name of Jesus, the name that is above all name, the name that is so powerful that it can silence all the storm, that Jesus is in our lips, Jesus is in our mouths, Jesus is in our mind, and Jesus is in our heart. We have a reason to be unafraid whatever comes our way. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for the victory. Thank you, Father God, we continue to trust and surrender in you, na hindi dito nagtatapos ang aming service, na hindi dito nagtatapos ang aming fellowship, dahil Father, kumikilos ka sa buhay ng lahat na tinipon mo dito ngayong araw na to, as well as those people who you have gathered online. And Father God, sa buhay ng lahat ng ginamit mo ngayong araw na to, nagkakaisa kami to speak victory, to speak the name of Jesus to the life of each and everyone na nakasama namin ngayong araw, to the life of people online, to the life of people that will come across this service at a later times. And Lord, we declare healing sa buhay ng mga may karamdaman, Panginoon. We declare healing and deliverance, Lord, sa mga buhay na may karamdaman. Kay Judy Isguera, kay Rhea Orea, kay Christine Jones, kay Andy, Father God, kay Emma Ortega, O Lord. Sa bawat mga magulang namin, sa bawat tatay namin, kay Tatay Odron, kay Tatay Laos, kay Tatay Tony Mansano, Father God, kay Tatay Arturo Lidisma, Father God, sa lahat po ng aming mga magulang, sa lahat po ng aming minamahal, may bahay, kapamilya, anak, pamangkin, mga mahal sa buhay, Lord, bisitahin mo po sila kung nangangailangan sila ng kagalingan sa mga panahong ito, Father God. Lord, ipataw mo, i-extend mo ang iyong mapagpalang kamay sa kanilang karamdaman, anumang parte ng katawan yan, Father God. And Lord, we declare victory upon sa mga karamdamang yan, Father God. Lord, ganun din sa bawat kapatid, bawat kapamilya, bawat mahal sa buhay na dumadaan sa storms and perils of life sa mga oras na to. Father God, we pray na makialam ka. We pray that you enter into their situation and just encourage them that you have nothing to fear. Trust in me and lean upon the name of my Father, sabi mo dun, Lord. Maraming salamat. In ultimately, Father God, kung meron pa po kaming mga kapamilya, mga magulang, mga may bahay, asawa, anak, kapatid, pamangkin, mga mahal sa buhay, who are yet to surrender their lives unto you. Father God, umiiyak po kami. Reach them out, Lord. Ipakita mo sa kanila, Father God, ang iyong kabutihan. Iparanas mo sa kanila, Lord, that life transformation. Father God, free them from the bondage of sin that have enchained them for a very long time. Maraming salamat po, Panginoon. Lord, thank you that you have destined for us, Father God, to be victorious. You have destined for us, Father, to be called your children.
you have destined for us for a wonderful hope in the future. And Lord, teach us to surrender into that destiny. Teach us, Father God, to become a good steward and to become a good disciple of that destiny, Father God. Maraming salamat, Lord, sa buhay ng iyong tinipon, anuman yung na-utilize ng bawat isa in coming here today and tuning with us today. Lord, ibalik mo po sa kanilang lahat ng siksik, liglig, at umaapaw, Panginoon, in all areas and channel of their lives that they are mostly direly in needs. Thank you, Lord. We honor you. We bless you. And we give reverence unto your name. In your name is Jesus. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Praise you, Lord. Praise you, Jesus. Hallelujah.
Thank you. Excellent. Excellent. Thank you. Pwede pa yung isa eh. Water. Ayun muna tayo, mag-hello muna tayo. Ito, closing prayer. Para sa ano lang, sa worship team lang. Lord, thank you. Lord God, talagang maraming salamat po. Yes, Lord, thank you. We trust in you, Father God. Thank you. Again, just want to thank everyone. Balik niyo po sa kanila na nai-sacrifice niyo po nila, Lord. May you give us also a continuous desire to just to give everything that we can to you, Lord, Father God. We are not worthy, but dito po kami para sa inyo po. For you are with us, Lord God. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you. Thank you. Thank you, brothers. Thank you, sisters. Thank you. Sabay, sabay. Sabay, sabay. Sabay, sabay. Thank you.